Ang sikat na aktres na lumaban sa panahon ng pananakop ng Hapon at naging miyembro ng Hukbalahap o Hukbumbayan laban sa mga Hapon, sino nga ba si Januaria Constantino Keller o mas kilala sa screen name na Carmen Rosales, yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Ang aktres na Swedish-Filipina at naging guerrilla noong panahon ng mga Hapones na si Carmen Rosales o Januaria Constantino Keller sa tunay na buhay ay ipinanganak sa barrio na ipinangalan sa kanya sa Carmen sa bayan ng Rosales, Pangasinan. Siya ay anak ng Swedish na si Pantaleon Keller Rosales at Pilipinang si Pilar Constantino E. de la Cruz. Nagsimula ang kanyang karera bilang aktres noong 1938 nang lumabas siya sa pelikulang Mahiwagang Binibini na batay sa saswelang Ang Kiri ni Honorata at Ang Delarama. Nang mapabilang ang kanyang mister na si Ramon Navales sa mga pinatay na mga sundalong Hapones, nagpa siya si Januaria Keller o Carmen Rosales sa kanyang screen name na sumapi sa kilusang gerilya laban sa mga bagong mananakop at naging sniper sa ilalim ng pangkat gerilyang hukbo ng bayan laban sa mga Hapon o Hukbalahap. Kilala siya sa kanyang paglalagay ng kolorete sa kanyang muka bago sumabak sa pakikipaglaban. Nagpatuloy ang kanyang karera bilang aktres pagkatapos ng digmaan, particular na noong dekada 50. Hindi lang siya nakilala bilang aktres, kundi kilala rin siya sa kanyang galing sa pagganta. Habang naging isa siya sa mga dekalidad na aktres sa ilalim ng Sampaguita Pictures. Nakapareha rin niya sa mga ginampanan niyang pelikula sina Jose Padilla Jr. at Rogelio de la Rosa. Naintampok silang dalawa sa 12 mga pelikula at naging isa rin siya sa mga highest paid actress sa Pilipinas noong mga panahong iyon. Naintampok rin sa pelikulang Guerrilla at Battalion 8 ang kanyang mga naging karanasan bilang leader ng mga guerrilla. Natanggap ni Rosales ang kanyang unang PAMAS Award noong 1954 at 1960 para sa kanyang mga ginampanang pelikulang Inspirasyon at Estelang Mondragon. Huling beses siyang lumabas sa pelikulang Eye to Eye ni Inday Badiday. Bago siya magretiro noong dekada 70, muling nagpakasal si Carmen Rosales kay Jose Fuyat at namuhay ng privado kasama ang kanyang pamilya. Pumanaw si Carmen Rosales sa edad na 74 noong December 11, 1991 sa lungsod ng Mandaluyong sa Metro Manila.